Okay, magandang araw po sa atin lahat, sa mga lahat ng mga OFW, saan man kayo sulok ng mundo, welcome po sa ating YouTube channel, lalong-lalo na po yun akin mga subscribers at saka ating mga viewers at mga ka-solars, mga solar technician, welcome po kayo sa aking munting channel. Ako nga po pala si DJ Cass at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Sa ngayon po, magkakabit po tayo ng mga railings. Ito po ang tinatawag na solar installation. Kung saan ipapakita ko po sa inyo ang pagkabit ng mga railings at mga solar panel. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo na hindi naman ako professional. First time ko talaga mag-install ng solar. Ito ang pinakauna ko at saka ito siguro ang pinakamalaking achievement ko sa sarili ko pag once nabuo ko to. Ang background ko lang po ay electronics pero hindi naman akong professional dyan. Meron lang akong kunting nalalaman. So lakas lang po ng loob to kung bakit ko ginawa to. At syempre dagdag kaalaman na rin to para sa sarili ko. At kung meron po kayong suggestion sa akin o meron kayong comment na nakita nyo na mali, ay open po ako para basahin po ang mga comment nyo para sa akin. So, umpisahan na natin at i-guide nyo na lang po ako kung meron kayong makikitang hindi maganda. Okay, so let's watch this. Ito na nga guys, ang ginagawa namin ay pinagtutulong-tulungan namin apat. Ito yung mga nakuha ko. Ito si Tolitz, siya yung aking welder. At the same time, ano yan, all around yan. Ito naman yung isa ay isang kaibigan din na pedicab driver na kinuha lang ni Lito. At saka yung kasama ko ay siya yung professional na electrician. So pinagpatulong-tulungan lang namin to at sadly talagang medyo hindi maganda ang panahon dito. Pag araw, pag umaga ay umaaraw at pag hapon naman ay ayun, umuulan. Kaya halos ano lang kami for half day ang trabaho namin. Pero okay lang at saka madulas ang bubong. Pero kailangan talaga namin itapusin. So ito nga ang ginagawa namin, bago ilagay yung L na bracket, L bracket ba yan, ay dinalagyan namin ng rubber, kasama na rin yun sa pagbili nyo. The reason na may rubber, para hindi tumulo pag, sa oras ng pagulan. Kaya ang ginagawa rin namin, ay dinalagyan namin ng Volcasil, kabilaan yan, top to bottom, para sigurado na pag malakas ang ulan, ay hindi siya sigurado tutulo. Kaya yun ang ginagawa namin. Itataas natin para yan ha. Pag naglagay tayo ng dugtong na, itataas na natin, diretso na nahigpit. Itataas lang siguro natin ng mga tatlong guhit. O, pag ganoon, hindi pantay, kasi masyado mababa eh. So, sa nakikita nyo mga kabayan ay umuulan na naman. Talagang ganito talaga rito. Pag araw, mainit. Pag hapon, umuulan. Huwag mo muna higpitan. Mamaya, anuin ko. Sabihin ko sa'yo. Tapos tanggalin mo na muna yung ano na yan. Listen muna natin at ngayon ay mag-i-start na tayo maglagay ng solar. Magsasample tayo. So far, tapos na tong mga railings. Dito guys, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa. So sa ngayon ay mayroon tayong kabuuan ng 12 panels na tigpa 550 watts. Okay. So start. So guys, maglalagay na kami ng solar. Kaisa-isa muna. Kasi ito ay ngayon lang namin ngayon lang kami magkakabit. Baba mo na yung paring solar, pare. Yung solar na yan, oh. Yung doon, ibaba mo ng ganun. Huwag na kaganyan kasi yan. Sige pa, yan. Yan. Alam mo guys, nai-excite ako
sa kakinakabahan sa ginagawa namin. Kasi nga, umuulan, basa yung bubong. Kaya nakakatakot, kaya dapat talaga dahan-dahan, baka mamaya, o disgrasya pa. At hindi biro itong presyo na to. Isipin mo naman eh, 5,200 bakit isa. Kaya kailangan talaga dahan-dahan lang, lalo na na medyo madulas ang bubong. Yung middle, nasa isang dali. Ang pinakamahirap talaga guys, yung unang panel na ilalagay mo. Kasi hindi mo pa alam yung mga adjustment. Pero pag once makuha mo yung isa, dire-diretso na yan. Yun ang ginagawa namin. So higpitan mo lang yan dyan. Yung sa middle, sa kana. Sa oras na to, talagang nagpapalitan kami ng ideas kung anong mga ano nun dapat. Kasi nga, first siyempre, maunawaan nyo naman kami na first timer lang kami. First time lang namin magkakabit ng solars. Ng mga ganito. Kaya pinag-aaralan namin. Itong panel na to ay tatanggalin din namin to kasi nga ang uunahin namin itong dito sa harap. Kasi kung uunahin namin to, hindi na kami, wala kaming space para doon sa kabila. Eh yun ang pinakamahirap kasi medyo matarik o bulusok yung ano, yung sa harap mismo. Kaya dito kami kumuha muna kami ng ano rito, ng pattern kung anong dapat gagawin namin para pagdating doon sa pinakamahirap ay sandali na lang namin makukuha. Wag mong higpitan dyan. Wag mong higpitan muna dyan. Wag lang babagsakan ha. Diyos ko po. At kung mapapansin nyo mga guys, medyo natitense ako eh. Pasensya na kasi yun nga nangyari yung wrench nabagsak dito sa may panel kaya medyo natakot ako dahil mahirap na pag nabasag, di ba? Kaya kailangan talaga ingat lang. So medyo sa oras na to talaga iba ang nararamdaman ko eh. Didikit yan. Hindi. Angat natin to. Oh, sige, adjust na lang natin to kung iangat natin to. Yan ang pag so kung 16 iangat, pwede pa natin. Pwede pa natin i-atras ng kanon hanggang 19. Yung isa, dyan. Oo, yan. Oo, bisan. Kung hindi din nga akoan, trench roll. Katapos yung trench roll. Ha? At sa dulo ng ano, takip. Sige na, baba. So guys, nakuha na nga namin ang pattern kaya tinanggal na namin yung kinakabit namin. So, dito na kami nag-umpisa dito sa kabila. So ito talaga medyo mano pabulusok, medyo delikado kaya talagang dahan-dahan kami rito. Ito na yung pangatlong panel. Natapos na namin yung dalawa. So far so good naman at medyo matatapos namin to. So ito na yun, nakita nyo naman kung gaano ka-tirik, no? Kung gaano. Kaya nakakatakot eh. Kaya grabe talaga. Ito naman mga boys naman, pinapasapatos ko, nakasapatos sila eh. Kaso nga lang, ayaw nila magsapatos dahil di sila komportable eh. Mas gusto nila nakapaa. Bilib naman ako, pero huwag niyong gagayahin to kasi hindi naman talaga advisable ang ganyan. Siyempre, kailangan talaga safety lagi. Kaso talaga, sabi ko, magsapatos sila. Kaso ayaw, sabi na, wag na. Pinag-iniwan na lang nila yung mga, ano, hindi kasi sanay sa ano, gusto. Ang sapatos daw para lang daw sa sayawan. Pero okay naman ito at matatapos na itong tatlo na to at pagkatapos nito ay dito na kami sa Siam na panels dito na sa malaki na. So medyo natatagalan lang kami rito dahil medyo pabulusok, medyo mataas kaya dahan-dahan lang kami talaga rito. Aksyon nakikita nyo naman si Lito, talagang tinali pa namin yan. Yung ladder nakatali doon, nakatali dito sa taas para hindi mag-slide kasi nakakatakot eh. So guys, anong ma-advise nyo sa mga ano namin? Anong mga na-obserbahan nyo? Paki-comment lang po at baka balang araw makakakuha kami ng mga ideas na galing sa inyo. Paki-advise nyo naman kami. Kailangan ko yung advice nyo sa mga lahat ng mga viewers diyan. Ito inaalay namin kasi ito pagtitignan nyo hindi align, no? So mas maganda na rin yung align kasi yung pinakadulo niya ay kukunti lang ang
ang space. So kailangan makakapit talaga ng husto yung end clamp para safety. So sa nakikita nyo guys, nakita nyo naman kung paano na na-align at medyo maganda na tingnan. Ito yung pang 3 days. So yun na nga guys, ito na yung pangatlong araw namin ngayon. At so far talagang medyo maganda na ang medyo malaki na ang nailalagay namin dito sa 9 na piraso na kulang. So nakita nyo yan, pangatlo. Dapat nga talaga tatlong araw lang ay tapos na kami. Kaso nga lang, ang problema nga lang ay palagi umuulan pag hapon. Kaya laging half day kami. So sa pangatlong araw, ito na yung kabuuan na nagagawa namin at malapit nang matapos. Mga ilang piraso na lang ay tapos na to. So may kahirapan talaga dahil kailangan talaga tatlo. Makikita nyo kung gaano kahirap ko. Tapos sinasalo ko na lang. Kaya pahintuhin-tuhin rin yung pagbibigyo ko kasi wala tayong cameraman eh. At nagpagawa na rin pala ako ng hagdanan ng ladder para rito sa pag-akyat namin sa taas para hindi na kami mahihirapan pa. So pinagawa ko muna sila ito. All around kasi ito eh. Tapos yan, pipinturahan namin. Kaya pa hinto-hinto yung ano namin sa taas. Kaya inuna muna namin to. So balik ulit tayo rito sa taas. At ito na mga guys. First time lang namin mag DIY. So dito, doon sa baba may tatlo na. So ito na kasi series to. Punta rito. Dito. So 6. Actually dito pwede pa rito yung 7 eh. Pwede pa rito yung 2 panel. So titingnan ko mamaya kung kakayanin pa ng oras at budget. So ito, dito kami nag-start ng 1. Ngayon kung gagamit ako ng pampito na solar, ito ididikit na lang to. Para yung diretso. Dito na yung out. So dito, 2 rito. Bali 7. So ganyan. Yung pangalan, lahat ng mga may pangalan nandun sa taas. Pagdating dito sa may baba, dahil pahalang na, ang pangalan nandun. So ang end nito is positive nandyan. Dito namin itatap sa negative banda rito. Tapos ito naman dito yung positive diretso na rito sa negative. Diretso na. So dito kami mag-e-end. Okay. So ito na nga guys ang kabuuan at tapos na kami maglatag ng mga solar panels at ngayon naman ay nakikita nyo ay nagwa-wiring na kami. Tinalagay na namin ang mga ito si Tolex naglalagay siya ng ground. Kasi kailangan talaga for safety. So far so good at napakaganda ngayon ng panahon kaya medyo okay ngayon. Pasensya na kayo guys ha. Naka-chinelas tong mga engineer ko eh. Dahil hindi sila sanay sa sapatos eh. Oy. Bago kasi kami baba sa bundok. Oy. Meron silang mga safety shoes. Ayaw naman suot. Safety shoes, pang anuman yun. Aga, pang ano lang daw yun eh, pang sayawan eh. Sayawan. Madulas sa bubong. Madulas sa bubong eh. Kaya gusto nila, nakatsinelas ka. Paalang eh. Titibay. Ayan. Poging-pogi yan oh. At ito na nga. Pagkatapos namin ng mga pag-wiring ay pupunta na tayo sa baba para subukan na natin i-set up yung inverter at saka mga batteries kasi kompleto naman dun sa baba na eh. So pupuntahan natin mamaya. So kung nakikita nyo medyo okay na wiring at mga ay malinis na. Grabe, ang ganda ng pagkagawa ng mga boys. Kaya mga guys, kung interesado kayo magpakabit ng solar, ay wag pong mag-atubili, mag-PM lang po sa aking YouTube channel at sigurado ay makakatipid kayo ng husto. Yan ang ipapangako ko lang sa inyo.
para matulungan ko rin kayo. So sa katagal-tagalan, inabot kami ng 6 na araw sa pagkakabit nito at ngayon ay bababa na kami dahil tapos na lahat ang pagkabit ng mga wirings dito sa taas. So doon na tayo sa baba. So ito na nga guys, dinodouble check ko muna yung mga wirings bago tayo mag-on lahat-lahat para sigurado at walang sabit. Kaya double check muna tayo ngayon. Oh, mainit. Okay guys, so ngayon ay naka-on na lahat at konting configuration na lang yan mamaya. So sa nakikita nyo na yung dalawang battery natin ay full charge at inoobserbahan ko pa to dahil mamaya lang ay ko-configure natin. So hanggang dito na po muna at kung nagustuhan nyo tong video nito ay paki-support lang po ng ating channel, paki-subscribe lang po at don't forget po na i-click ang notification para updated po kayo lagi sa mga video na ina-upload ko. So maraming salamat po at see you on my next video.